pagbira sa tibos niyang bayan. Napupuri mga hihira, masaya ng piriwan. Anak tayo lahat, si Jesus Christ na buhay na nalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Horea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. At gayon na lamang ang kanilang pananangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibanggo maging lalaki, maging babae. Nangalak ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalinhan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw.
Sumigaw sa lagalak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo'y kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw, magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit, sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Gayunmay, hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kaniyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa simula't simula pa, hindi nagbabago ang katuruan ng simbahan.
Nung nag-uumpisa pa ang simbahan na nagtatago pa sa ilalim ng katakumba dahil pinapatay sila na pinamunuan ni Saulo na alam natin na naging Saint Paul later on. Ang mga Kristiyanong na-identify nila ay kanilang pinapatay. Kaya sila kapag nagmimisa or Thanksgiving or Eucharist ay nagtatago sa ilalim ng katakumba. Yung pong katakumb ang libingan ng mga unang Kristiyano. Dahil sa mga sundalo, walang mag-iisip na may mga taong nagse-celebrate ng misa sa ilalim ng katakumba. Maliliit na sambayan ng Kristiyano noong unang panahon ang nagse-celebrate. Ano po ang gusto kong sabihin sa inyo? Na sa umpisa pa lamang, tayo ay maliliit na sambayan ng Kristiyano. At hindi tayo natatakot kung tayo man ay maliit. Sapagkat sa kaliitang ito, naroroon ang tunay. Naroroon ang katotohanan. At ang katotohanan ay sinusubok ng panahon. Ang makapagsasabi lamang ng totoo ay ang panahon. Dahil ang kasinungalingan ay nababago ng panibagong kasinungalingan. Pero ang katotohanan, kahit ito ay ibaon mo, kahit ito ay itago mo, kahit ito ay patayin mo, mabubuhay muli bilang iisang katotohanan. Ang ebanghelyo po na ating napakinggan ay katotohanang isinabuhay na ng mga alagad na ipinasa sa kanilang mga alagad hanggang sa panahon natin ngayon. Ano po iyon? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. I am the bread of life. Ang banal na Eucharistia ay ang pagsasabuhay ng salita ni Jesus na totoo at tunay. Ang paniniwala natin sa banal na tinapay na ating tinatanggap ay ang katawan ni Jesus na diretsyang sinasabi niya noon hanggang ngayon that I am the bread of life. Hindi niya po sinabing I am the symbol of the bread of life. Direktang sinabi niyang I am the bread of life. At ang salitang I am, ako'y ako nga, ay Diyos lamang ang pwedeng magsabi. Ang Diyos lamang ang pwedeng direktang magsalita nito dahil nasa Kaniya ang katotohanan. At si Jesus ang katotohanan upang siya ay maging tinapay na nagbibigay buhay. Noon pa man, hindi ito nababago. Si Saint Ignatius ng Antioch noong 3rd AD ay nagpatunay na kahit na noong unang pagkikita at pagtitipod ang mga alagad, sila'y naniniwalang ang hawak nilang tinapay ay ang salita ni Jesus na maging buhay na walang hanggan. Mula kay San Ignacio, hanggang kay San Ireneo, hanggang kay Saint Justin, lahat ng mga santong
ang tinapay na ito ang nagbibigay lakas sa mga Kristiyano noong unang panahon kung papaanong silang usigin ang tinapay na ito naman ang nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Mabubusog naman po tayo ng mga pagkain na gusto nating kainin. Pero pagkatapos ng isang araw, muli tayong magugutom. Hindi naman po tayo mga baka o kambing na inilalagay dito yung pagkain na panambak. Ang kinakain lamang natin ay ang kaya nating kainin. Pero after few, sometimes, kakain tayong muli. Yung katawan nga hindi nasasatisfy sa pagkain kinakain, ay di lalo na ang ating kaluluwa. Sapagkat kung ano ang iyong kinakain, it goes to the soul. So kung tayo ay kumakain at tumatanggap ng banal na tinapay ng katawan ni Jesus, pinakakain natin ang ating katawang panglupa upang ito ay pumunta sa ating buhay espiritual. Mahalaga ang katawang panglupa, pero mas mahalaga ang buhay espiritual. Dahil ang katawan ng tao ay mabubulok at mapapagod. Pero ang kaluluwa ay patuloy na mabubuhay at patuloy na maglalakbay hanggang makarating sa kaharian ng Diyos. So whatever we put inside our body is the nourishment that our soul will be using kapag siya ay naglalakbay na. Huwag niyong pahirapan. Huwag nating pahirapan ang ating kaluluwa para hindi ito mahirapang maglakbay patungo sa Diyos. Ibigay natin sa ating kaluluwa ang dapat. Ano ba yung dapat na ibigay? Pagaanin ang ating katawan. Pagaanin ang ating konsensya sa pamamagitan ng pangungumpisal. Paagaanin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba. Pagaanin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng kaunting pagmamahal na ibinabahagi mo. Hayaan mong tumakbo ang kaluluwa kapag ito'y nahiwalay na sa ating katawan. Huwag nating pahirapan. Kung ang salita ni Jesus ay tumutumbok sa kaligtasan ng bawat isa na ang sinumang tumanggap sa Kanya ay sigurado ang kaligtasan, ganun sana ang ating gawin. Huwag nating pahirapan ang kaluluwa sa pamamagitan ng ginagawa natin sa ating katawan. Mahihirapan kung may bisyo ang ating katawan. Kung paulit-ulit na bumabalik sa kasalanan ang ating katawan. Kung inaabuso mo ang iyong katawan, mahihirapan ito na maglakbay. Kaya nga ang Ebanghelyo ay paalaala rin sa lahat na ang ibinibigay na pagkain ni Jesus na nagbibigay buhay ay ang kaniyang tunay na katawan upang lumago ang katawang ito na ang aking kinain ay mapupunta sa aking kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nagiging banal, uunahin muna nating maging banal ang ating katawan, sapagkat tayo ang templo ng Diyos at ng Kaniyang Espiritu. Kung hindi ka man aawa sa katawan mo ngayon,
maawa tayo sa ating kaluluwa na siyang magbibigay sa atin ng koneksyon sa Diyos kapag tayo'y lumisan na. Pero ang pangako ng Diyos, ang pangako ni Jesus, na ang sino mang kumakain at tumatanggap nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ihanda po natin ang ating mga katawan sa pagtanggap ng banal na Eukaristiya sapagkat ito ang salita ni Jesus na isinabuhay ng mga unang Kristiyano hanggang ngayon. Dahil kung hindi ito totoo, sana ito ay nabago na. Pero ang katotohanan ay sinusubok ng panahon. Napakarami ng Kristiyanong nagbuwis ng buhay para lamang makatanggap ng banal na Eukaristiya. Hindi na tayo nagtatago sa katakumba. Hindi na tayo natatakot sa mga persecution ng iba. Lalo't higit, hindi na tayo natatakot na ipamalita at ipangaral na ang salita ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay ay ibinibigay natin sa iba upang sila naman ay makaranas ng tunay na himala, tunay na biyaya, at tunay na awa ng Diyos. Mahalin natin ang kaniyang banal na Eukaristiya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas-loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang kaniyang anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa kaniya ang ating mga pangangailangan. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang natin.
mo nagbigay ang alak at tinapay handog na pagkabunga. Pinuri kita po sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Unang mong bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay mula noon hanggang ngayon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Subunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay, pinasbasan, inihatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong ng hanggang. Pasbasan ang buhay namin at maging tulad sa pag-aalay mo. Buhay na yan ay sa mundo, sa pag-ibig ay tapos. Jesus, ang tinapay announcement.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin po sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakabit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka.